So, eto mga sangkami, bagong update po kay Pura Luca Vega. Nako, sunod-sunod po ito na kamalasan na nangyayari sa kanya. Dalawang mga malalaking probinsya, mga sangkay, ang halos magkasabay na nagdeklara ng persona non grata sa kanya. Nako po, ito po ay ating pag-usapan. Ito na nga guys, pag-usapan po natin ito. But anyway, before we start, kamusta po lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabat, maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Siyempre, shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na lagi pong andito, nag-antabay, sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito na nga guys, pag-usapan po natin ito. Ay, wait, teka lang, bago tayo magsimula mga sangkay, pag-subscribe po na yung ating channel, okay? Sa ibaba po ng video na to may makikita kayong subscribe button. So, wala po kayong ibang gagawin kundi pindutin nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below. Makikita nyo lamang po sa ibaba yan. Tapos, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all, okay? So, maraming salamat sa inyo. So, ito na nga, ito po yung nakusunod-sunod po ito mga sangka. Ayan po, oh, bagong-bago lamang na balita. Pura Luca Vega declared persona non grata in Laguna. No, nakaraang araw mga sangkay, nakaraang mga araw, ang pagkakaalam ko is Manila City, di ba? Yung nagdeklara ng persona non grata sa kanya. Ngayon, eto na naman, Laguna. At bago po yung Laguna, magkasunod lamang po ito mga sangkay. Kahapon po ata ito o ewan ko, gabi na naibalita o madaling araw. Basta ito po yung balita. Drug artist declared persona non grata anew. Ito po ay doon sa Cagayan de Oro City. Parami na po ng parami, mga sangkay. At ewan ko saan ito pupulutin si itong taong to, mga sangkay. Itong real name na ano, Amadeus. Ang bihira naman. Eh, wala. Nakarang araw kasi mga sangke, ito po yung comment niya. Ayan po, sabi po niya, tell me exactly. Tinanong pa po niya yung marami. Tell me exactly what I did wrong. Pambihira. Lupit, diba? Siya pa ang nagtanong eh. Instead na mag-sorry eh. Ano pa eh, nag-angas pa mga sangke. Sabi pa po niya dyan, I'm open for a dialogue. And yet cities have been declaring persona non grata without even knowing me or understanding the intent of the performance. Eh di wow. Instead na magsabi na lang na sorry guys, sorry buong Pilipinas, humihingi po ako sa lahat ng ating mga kababayan ng pasensya kasi talagang nadala lamang po ako sa aking sarili. Dapat nga nung una pa niya yung ginawa, eh di sana wala pong nagpersona ng grata sa kanya na kahit isa man lang, di ba? Hindi, matigas yung ulo eh. Oh, ito, pasahin po natin mga sangka itong dito sa CNN. Ito yung pinakabago sa Laguna. The province of Laguna has also declared Pura Luca Vega persona non grata over the drug queen's controversial Amanamin performance. We have successfully declared Mr. Amadeus Fernando Pagente, aka Pura Luca Vega, as persona non grata in our beloved Laguna. Sabi po dito, in our beloved province. Ayon po ito sa Laguna board member. Ano yun? So, buong probinsya ng Laguna po ito. Pambira. Asan ngayon pupulutin? Siguro mag-apply na siya sa kay Elon Musk. Di ba yung SpaceX? Biyahing Mars po yun. Try mong mag-apply na, baka sakali. Kasi yung nakakakaba dito, baka ideklara ka ng buong Pilipinas na persona non grata. Pambira naman. Yan kasi, sinabi, marami nang nag-advise sa kanya, mga sangke, from the start pa lamang. Eh, wala, matigas pang ulo eh, tutuloy ang nangyari. Mabira naman. Sabi po dito, it is our duty to uphold the values of respect and dignity towards our fellow individuals,
Ayon po dito sa ano, board member, we should not tolerate, ganda lang sinabi dito, any attacks or disrespect towards our cultures and belief. Ganda ng statement, no? Ang pinag-uusapan na po kasi dito yung ano eh, yung pag-disrespect mga sangkay sa, wala naman talaga ako pakialam sa costume niya eh. Ang pinakamabigat po kasi talaga dito na wala sa ayos na ginawa niya yung kalapastanganan mga sangkay, eh yung ginamit niya po yung ano, yung tawag dito, yung Word of God, yung Ama namin, yung prayer po yan mga sangkay na nasa Biblia eh. Ginawa pong pang rock and roll mga sangkay sa wild party, ang lupit mo. Ang bihira naman. Ngayon, ito pa mga sangkay, ito yung sa Cagayan de Oro naman. Sabi po dito, dasangguni ang panglungsod na Cagayan de Oro on Monday, kahapon mga sangkay, approved a resolution declaring the drug artist whose real name is Amadeus Fernando Pagente a persona non grata in the city. Naku naman. Ito, sana may statement. Ayan. Ito. Resolution 2023-478, which was unanimously passed by the city during a city council during a regular session, was issued against Pura for serious disrespect and mockery of the Christian faith by portraying himself as Black Nazarene dancing to a remix of Ama Namin or on a recent viral video. Ito po yung statement, mga sangkay. You are violating, sabi po dito, Pura Luca Vega, makinig ka boy. Pura Luca Vega, okay, listen. You are violating a law. You are offending the faithful's feelings for a Christian nation. You are not a person with dignity. Nako, ang bigat nito. Saklap ng sinabi ah. It is very clear. This is a mockery of our belief. We teach our children to pray. Part of our upbringing of our children in to know God. This is a mockery of what we believe. So ngayon, nakaraang araw, ito po yung sinabi niya. Tell me exactly, parang angas po talaga ng dating dito. Ngayon, Pura Luca Vega, ano ang masasabi mo dito? Yan naman ang sinasabi ko nakaraan. Humingi ka na lang kasi ng pasensya. Ang tanong dito, sino ang susunod na magdideklara? Sino? Baka this week lang yan mga sangkay. Malamang may magdideklare pa. Marami pa. Kapag hindi ka humingi ng pasensya, baka mangyari sa buong Pilipinas, madeklara ka as persona ng grata. Masaklap yan boy. Ito, tingnan po natin yung mga komento ng marami sa ating mga kababayan. Batangas Province Capital. Ayan ito. Good job Laguna. Buong bansa na. Nice, congratulations. May kasunod pa yan. Sabi po dito, good to hear. Good decision. Good job. Buong Pinas na, please. Very good. Good job, Laguna. More cities and provinces to come. Next, Cebu City and Cebu Province. Ayos talaga ang Laguna. Good job, deserve. Nice. More to come, deserve. Sana buong Pilipinas na. Right. Keep it coming. Dapat lang, the more, the merrier. Bumili ka na ng isla sa Tawi-Tawi. Hirang advice yan. Bakit di pa gawin nationwide? Buong Philippines na dapat. Buong Pilipinas sana. Sana nationwide. Yan ang napapala sa'yo.
deserve. Make it nationwide. Thank you po. Keep it coming, waiting for more. Sana all. Anong sana all? Mamihira na. Ah, okay. Sana all. Sana buong Pilipinas. Unti-unti pong lumiliit ang mundo ng taong to. Boy, Mr. Pura Luca Vega, unti-unti na pong lumiliit talaga ang iyong mundo. So ngayon, ang tangi mo lang gagawin talaga, walang iba, kundi mag-sorry. Dahil hindi po magiging ano to sa maraming mga kababayan natin, dahil kahit papano, hindi po tayo kagaya ng US na kahit gumagawa na po yung mga tao ng kalapastanganan, wala pong nagagawa ang kanilang gobyerno, wala pong ginagawa ang mga syudad. Dito sa bansa natin, kahit papano, conservative pa po ang Pilipinas, at kahit papano, yan ang nagustuhan po natin sa bansa natin, na hindi po tayo kagaya ng ibang bansa na well open na po, na kahit po ano-anong bagay na ginagawa, kahit satanic church, okay na. Dito sa Pilipinas, kahit papano, ganito pa po tayo. Yung culture po natin, pagdating po sa belief natin, napipreserve, no? At higit dyan, mga sangkay, talagang ano to eh. Kung si Jesus lang, magpapatawad talaga si Jesus kaagad. Kaya nga lang, mga sangkay, hindi naman po si Jesus ang mga taong to eh. Diba? Pinoproteksyonan po nila dito yung kanilang paniniwala, yung culture at belief at yung ano, respeto sa relihiyon, no? Ano to eh, mga sangkay, na ginawa niya talagang hindi maganda. Well, ano po ang inyong komento, mga sangkay? Tingin nyo, sino ang susunod na mga lugar na idideklara itong si Pura Luca Vega as persona non grata? Just comment down below. And now, I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po yan sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Junjan. Palagi nyo pong katandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Again, Pura Luca Vega, mawa ka na lang ng apology video. Walang ibang pamamaraan yan para mahinto ang pagdeklara sa'yo na persona ng grata sa Pilipinas.